Una persona de mi cuarto marido. It's like what I said, when you forge new partnerships and you build up a relationship, it's nice because being in the market, parang of course, kailangan may effectively use your guys, but like you study and research about the product, and then you use it, and if you're able to promote it, it's really doable. It's, you can promote it, in the partnership. I'm just really happy that they entrusted me, this endorsement. Happy birthday. You're so blessed. Ano feeling mo dami, no? Yung nga sinabi ko, parang kasi sa mga hindi lang ang t-shirt mo, nakakami kasi baka mamaya tumigil eh. I'm just really happy and thankful kasi nga parang meron pa pala tayong mga nakukuha mga ganito. Kahit na medyo nag-aaralan tayo, I'm just happy at least, the trust is still there. Papa, natandaan namin dati na parang you wanna give up showbiz. Pero itong dumarating yung marami mga blessings sa'yo, parang nawala na ba yun? I really wanted to quit before because burnout eh. Sobrang pagod, wala ka na oras sa sarili mo. When I was turning 40 back then, yung midlife crisis, yung iniisip mo ano bang worst ng buhay mo. And I was really going through something that time. Gusto ko lang malaman kung saan ako pupunta. Midlife yun eh. So talagang crossroads sa akin. I thought I wanted to quit because parang sobrang na yung wala na oras para sa sarili ko. But signing up with ABS again, 2 years ago, this was 2 years ago, and accepting my fate in this industry. Mas minahal ko yung trabaho ko yun. And mas focused ako, I should say. Yung quit part, hindi ako pinayagan eh. Hindi ako pinayagan ni Lord eh. Hindi ako pinayagan ni ABS. So, mahirap din yan. I went through it for 6 months. It was hard for me. That's why I went on a vacation for 3 months. Just to really, see kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Kung tapos na ba ako sa showbiz. And I realized na hindi pa naman siguro. And it was humbling for me to accept the fact na hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. So now, hindi na siya sumasagi sa isip ko. But I feel more inclined towards doing something else, not just really focusing on acting, but also producing and partnering with, other, let's say, mga magagandang pwedeng content, with ABS, kasi they're more open now for partnerships in terms of content production and yung mga gusto natin ilabas. So yung mas malaki na yung playing field natin, and I'm able to explore more and do more with the given opportunities. So, wala kang pinasok sa business na ito na hindi ka nag-succeed production? Hindi naman. Nasunog ako sa maraming pelikula. Hanggang ngayon, meron pa rin ganun. You can't say, pero dumarating eh. Hindi ko naman in-expect na ganun kalaki yung kita-kita. Hindi ko naman in-expect na after nun, magbigyan tayo ng chance. Because the reason why I couldn't produce before after Kitora was wala magagandang concept na dumarating. But after kita-kita, and mas naging open nga yung market for films, mas nagkaroon kami na ngayon. We have 5 movies na ginagawa. Sabi ko, kahapon nabibis ko lang na isang movie lang yung pinag-concentrate mo. Well, aside from the fact that I'm also very active in showbiz, so wala akong oras sa ibang bagay. But yun, yung ganda eh. Pag nakabasa ka na isang magandang konsepto, it's hard to say no to it. Or pinapasa na lang namin. What's good about what's happening now is, with the backing of ABS, I get to work with younger co-producers like sila Neil Arce, sa N-Squared, sila Paul, and I'm still very much in touch with La Diaz, yung mga ganon, and a lot of up-and-coming directors, producers na magaganda yung mga ino-offer nila. Magkakaroon kasi ng bagong generation ng mga directors, writers na masarap bigyan ng pagkakataon for them to produce their stuff. For Cinemalaya, POS. So, kumusta? Anong dapat last day na namin na shoot next week. Mag-gala kami sa CCB for Kuya West. I'm just really happy because even Kuya Ogie, he's also a co-producer.
and the rest of the team na nag-approach sa amin to line prod and green light that project. Masaya kasi pag nakikita mo yung finished product, parang nakakataba ng puso, lalo na pag nakita mo na appreciate ng tao. So yung mga ganung incidents na masasabi ko na you know, just they're the ones that approach you. So kung kaya naman, gagawin namin talaga. And with Kuya Ogie, nakakatawa kasi is very passionate dun sa ginagawa niya. Hindi na siya artista, hindi co-producer din siya. So that's what we want to be able to share also with other artists. Na, you know, you can do your thing, you know. Pwede kang mag-come up with a concept and we can partner up, you know, we can collaborate, mga ganun. Pwede pong maging parang kita-kita? Kasi may commercial run din daw after. Yes, but what we're gonna do is we'll just have it premiered sa Cinemalaya and then we'll take it from there. Siguro do another premiere para yun na yung pinaka magiging FGT namin, so we will know what the audience wants, what the market would really appreciate after Cinemalaya, and do a lot of FGTs. Kasi ganun ang ginawa namin sa kita-kita. So hindi yung basta mo na lang ilalabas, mas mabuti pinag-aaralan din yung market at saka yung kailan mo siya ilalabas. Yeah. So pang busy ka, may mga shows ka even abroad, no? Mm-hmm. Aalis ka yung Inigo with... Yeah. With Waki and Maurice. And Maurice, sa States naman. It's gonna be in October, but we're still doing ASAP in Sydney before then. So, dire-diretso, even with my son, I have an upcoming concert with him in February. So, malayo-layo yung tatakbuhin namin dalawa as a tandem siguro sa concert scene. Kasi we talk to Robin, nabanggit niya na parang pinalitan niyo na raw si Daniel sa Marawi. Si DJ kasi mahirap because we're gonna shoot in August. Okay. And his movie is coming out in August. So of course, they're out of the country right now shooting. So syempre, ang priority mo, ABS, Star Cinema. So it's hard to compete or even ask for clearance even if the person wants to do it. Kung hindi ka naman papayagan or hindi ka naman may conflict sa skin, mahirap ipilit yun kasi at the mercy of ground zero kung kailangan ng i-rehabilitate yung Marawi. So hindi kami nakadepende sa schedule ng artist. Pero nakausap ko si Daniel, sabi niya parang wag kagad mag-give up kasi parang siya talaga. Decided talaga siya. It's napakatanta ng basic lang ng story eh. So kung sino, kahit sino man ang gaganap doon, maswerte talaga. Meron na ba kayo naisip? May kapalit na ba? We're still casting. Meron naman kami mga naka-line up. Meron kami talagang miski ako, after rin ako, inuha akong director. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero ayun, parang nangyari yun. Talagang malaking pasasalamat din dahil hindi naman para sa atin ito, para din sa mga tao, para sa bayan. Okay. Yung bang Sisay Pang, di matatapos na? Yes! We're gonna announce tomorrow, I think, last 2 weeks. Okay. So August 3, it's gonna be our last day. So less than in 2 weeks time, we're done, and I can focus more on movies and other stuff. And I'm just really happy because, you know, it's run its course. You know, nakakatuwa kasi kahit pa paano nakapag-show pa rin tayo, kahit napakahirap gawin. You're very close to RC, ano? Si Mona kasi, oo. Ngayon bigyan ng kulay, oh. Yun yung mga pagsinawa sa loob. Yun yung love nyo. Pusa kasi si Mona, eh. Okay naman, okay naman. Masaya ako with Mona and she's very eager to do more, learn more, and minsan po nag-aasap kami. Si Mona kasi, she's a baby, so bilang bago siya sa ABS. Yeah, yun, you know. So, yun. Hindi naman yung magsalosa ng boyfriend ni... Si Anton, hindi naman, okay naman sila sana. Wala naman balita, no? Hindi naman namin pinag-uusapan. Ano yung nakasap ka pa ulit ng ano? Oh, ano next? Movies muna. Meron akong dalawang na oohan na magandang proyekto. Another one with Love, another one with Rayo Martin, yung mga indie directors ko, and of course Marawi, and ABS, naghihintay lang ako because depende rin sa schedule eh. Pero nakatamo pa ako isa pang pelikula sa Star Cinema, and yun, wala pa. Depende sa konsepto, I spoke with Inang, and yun, depende talaga sa konsepto. Ayoko na rin gumawa. Pero teleserye, kaya nga ka ba muna? Top out na ako sa soap, okay na. Dami kong gustong gawin eh. So kung magsasoap ka, wala kang buhay. Bigay na natin sa mga bata, tsaka sa mas... Ano, oo. Bata pa. Sa sobrang busy mo. Bata pa naman, kaya gusto kong gumawa na ibang bagay. May tayo pa ba sa Love Life? Yun, baka pwede na ako magkaroon ng oras ngayon. Kasi umuwi lang talaga ako para matulog. Minsan hindi na ako umuwi. Wala. Pero ano yung hinahanap mo? Baka hindi na rin. Tsaka na. Ano yung hinahanap mo sa isang... Pahinga, minsan.
ayun, makapag-spend time. A very understanding. Pero nakapag-usapan yung right now. Si Shine, busy rin siya, nag-aasintado rin siya, tapos dire-diretso rin yung trabaho niya. So, mahirap talaga pag nag-sold ka. Wala ka talagang buhay, tapos pag nagpelikula ka pa, tapos kumakanta ka pa, may asap ka, yung sweetie home pa, so good luck. So kahit sino, wala ka nakadate, or kahit din a friendly date? Wala, wala. Hindi rin ako madate talaga, ayoko rin. Wala mga barkada-barkada? Wala rin ako, oras lumabas. Yung labas ko kanina, nagbike ako. May bike race kami sa Cebu for Ironman. So yun na yung pinakalabas ko. Otherwise, tutulubo na lang. So dahil kay Inigo? Si Inigo, kagabi nga umuwi, alas 4 na umaga. Tapos ako sa taping, sabi ko, anak, ano oras ko uwi? I'll just hang out with my director and then just keep the door open. Oh, diba? Director lang. Si Alco, sa show niya. Pero si and then umuwi siya. Kasama si Marisa, I think. Umuwi siya before 5. Baliktad na yung mundo. Siya na yung gumigibig. Anong reaction mo si Inigo nagsabi na I love you? Oh, I love you. Malaki na siya. Bahala siya sa buhay niya. Kung gusto niya. Panindigan niya, di ba? Tanggap ko na si Marisa. Wala sa akin. Handa pa siya. Anyway, di man ako makikisama eh. Sinasabi ko lang sa kanya, as long as you're sincere, you're true to each other, at hindi kayo nagagamit, hindi kayong lolo ka, wala kang problema. Sa asa pa ba ito kay Maris? Sa asa pa? Sa asa ba nag-i-love? Sa concert. Sa concert. O, sa concert yata. Pero sobrang in-love siya. Ay, album launch ni Maris. Basta happy sila. Nagpunta ako sa shoot niya one time, okay naman sila. Labas tayo dyan. Hindi ko ba magiging third whale sa concert sa Canada? So, dadala ko sarili kong hindi. Pero naman ako. Pati US meron kayo. Yeah, the apat yung shows namin, 2 with Waki sa Canada, and then dalawa with Pawkwang sa States. San and then mag-display sa dalawang Canada with Waki, sa Winnipeg and Edmonton. And then after that, we're spending Halloween in Vegas kasi 21st ni Inigo. So, isasama niya na rin siya. Yeah. Pagal. Ewan ko kung invite niya, pero bahala na siya doon, di ba? Sagot niya na yun, di ba? Ano reaction pa yan? Ilan taon na si Maris eh. Si Maris, anong comment mo kay Maris? Ano na-observahan mo sa kanya? Mabait siya. Kasi mas nauno ka pa kasi nakilala kay Inigo, di ba? Sa PBB pa lang. And she's very, respectful. Hindi siya yung, very sincere. Hindi mo pag-iisipan na baka hindi totoo yung pinapakita. Very sincere siya, very candid. Anong tawag sa'yo ni Maris? Tito? Papabi. Daddy, papabi. Papabi, ano yan? Rose. Paps. Pitching good luck natin kayo, no? Kay Joyce sa pagdirekta na sun. Hindi ko alam kung nakain niya eh, di ba? Ang dami niyang bubuton dun eh. So, sabi ko, Joyce, kaya mo ba? Gusto niya eh. Nag-okiloy na siya kanina. Okay, okay siya. Gusto niya madirekta yung sun. Gusto ko, wala akong taping, pupunta ako eh. Pero that should be an experience for her, you know, something different, something new. Ano sinabi mo sa kanya? Kay Joyce? Wala, parang sabi ko, kaya mo ba? Sabi niya ko, kaya naman daw niya. Gusto mo yan eh. I hope you attend also, ha? Po? I hope you attend also. So, taping ako eh. Di ba? May labada. Ano kaya naman yung taping niya na? First week of August. So last 2 weeks kami, by tomorrow, they're gonna announce the last 2 weeks of the show. So yun, magpapakatapusin ko muna yun kasi hand to mouth na kami for airing lahat. So after 2 weeks and then I'll jump to Marawi. Yung ano may binanggit ka kanina na nag-giveaway ka for Inigo? Parang Sa music, kasi nung lumalabas yung anak ko, ang pangit naman pag nilagbas ako ng kanta, tapos pareho kami ng genre, di ba lalabas yung edad ko, so hayaan mo naman nag-iisa bata. Tapos ang ganda pa ng song niya, di ba, ma-compare kami, bahala ka na, kaya mo na yan. So ASAP naman, okay naman, kaya lang wala talaga ang time because I really want to do something original, something na talaga magagamit ko, makakanta ko, na I can say my own, kasi yung last 3 albums ko, decades 1, 2, 3, parang, nakanta ko na lahat ng covers na from different era. So, I'm really looking for songs na mas up sa edad ko tsaka sa market na pwede natin masabi na hindi lang nag-record yun ng albums na come up with an album but something more significant and mas singable and mas mapapakinggan na maganda. So, concept album? Not necessarily concept. More on really Filipino love songs. You know, which is my genre naman, ballad naman. So, yun lang. We can't naman do mga upbeat. Yes. All original. Yeah, all original. Thank you. Pasalamat lang natin. Saan po? Sa lahat ng nanood ng Sinsay Founder. Uy, maraming salamat sa lahat ng... Sa'yo sa'yo ba? Dito, Marjan. Yes. Naman, ha? Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa Sinsay Founder from the beginning. As we are nearing the end, we'd like to invite you, of course, to please stay with us as we air our last 2 weeks na pag-agad na papakilig. And Papa Good Vibes para naman na mag-aana ating pagtutok. Sinsay Founder you sa prime time video lang.
Ano pa ba yung ano ko? Prime time dito. Yes. Ano yung mga businesses mo? It's still production eh. Yung condo ko, nag-ownerhan ko for 8 years. Opisina na siya ngayon. Nandun ako kahapon. May ka-meeting kami. May nag-present na naman bagong pelikula. Limang area na yung puno. So sabi ko, nakatingin ako. Sa taas naman, meron kami war room for board members na para sa mga for private functions. Kailangan namin mag-expand. Ang dami namin ginagawang proyekto. So yung opisina namin, yung dating bahay ko, hindi na rin kasha. So we might have to, which is a good problem, we might have to look for another place, a bigger place, so we can accommodate yung mga producers and writers and yung production people that we are working with. First thing comes, spring comes, yeah. You're not politics in the future, politics? No, thank you. I'm busy. No, I'll always be busy for politics. I don't think I have the knack for it. And pagdadasal na lang, pagdadasal ko na lang sila. Okay. Kaya nila. Ano mo malapit sa'yo na? Oo naman. Senador, Mayor, salamat. Okay lang ako. How do you react? Papa P. Thank you na lang. Oo, oh, tsaka baka mabaril pa ako. Being insensitive, pero nakakatawa. Nakitingin ka po kayo. I have a better platform in show business and I'm just gonna use that if I ever want to help, you know. Okay, going back to Inigo, no? Magka-21 na siya, di ba? Yes, sir. Nung when you had him, mga ganun ba, idadahalos ka, di ba? Ano yung na-advise mo sa kanya, lalo na parang sobrang seryoso with Maris, lagi magkasama? Sabi ko naman sa kanya, huwag mo, hindi, sa sarili lang kasi he has a tendency to do a lot of things, you know? He juggles a lot of things all at the same time. He's in school, he's doing music, he hosts his own show, he's a VJ, he's a mix, and then he's acting, he has a movie, so sabi ko, parang hindi ka masaturate, parang hindi ka rin ma-burn out. You know, take things slow. And yung sa love life naman niya, that's sa kanya na yun. I mean, yan, lalaki. Pero hindi, yeah, hindi mo sinasabi sa kanya na hindi ka pa andang maging lolo. No, sabi ko, kung gusto niya mauna na siya, di ba? Bahala siya. Pero boto ka for Maris. Ha? Boto ka for Maris. Sa akin naman, wala namang problema sa akin. So, kumahal niya yung tao. Diba? So, pwedeng pang Papa P to Lolo P? Lolo P, okay lang. Lolo na ako, may ako ko eh. Sa pamangkin. Oo, sa pamangkin. So, I don't mind. I don't mind. Kung kaya niyang panindigan at kaya niyang buhayin, di ba? Ganun lang naman yan. Thank you. Thank you. Thank you.